Ulysses, bagyo ka lang, anak ako ng Diyos. This is the story of Joanna Beverly Santos of Cagayan Valley. Malapit sa akin ang kwentong ito dahil ako mismo ay isang Cagayano. This is her story. You've heard and saw maybe in social media or in your television how Cagayan Valley was devastated by Ulysses. Bago pa man ang bagyong ito ay nag-uulan na, kaya noong dumating ang bagyong ito ay nabulaga ang lahat ng tao sa Cagayan sa bilis ng pagtaas ng tubig mula sa pinagsamang tubig-ulan at tubig mula sa Magat Dam. Ang mga dating hindi binabahang lugar ay inabot, kasama na rin ang lugar kung nasan ako sa Tuguegarao. Napuno kami ng takot dahil sa mga oras na yon ay naglalabasan na ang mga posts sa FB na marami na ang natrap sa kanilang mga bahay at kailangan silang i-rescue sa lalong madaling panahon, lalo na sa Linaw East. Ang sakit sa puso na bagamat ligtas ako sa aking kinalalagyan noong mga oras na yon, pero alam kong marami na ang lubog sa baha at lalo akong naiyak nung nalaman kung marami na ang mga taong di na makaalis sa kanilang lugar at mga sigaw na lang ng pagtulong ang naririnig sa kanila. Yung mga taga doon. Kumataya, balahibo ko. Kinaumagahan ay kailangang makaalis na kami sa mas ligtas na lugar dahil tuloy pa rin ang pagpapalabas ng tubig sa Magat Dam. At gusto ko na rin makasama ang pamilya ko dahil nangyari na ito noong December 5, 2019 na bumaha at hindi ko nakasama sila. At dahil hindi ko na rin alam kung ano pa ang susunod na mangyayari sa mga susunod na araw. Sinuong namin ang delikadong lugar na mga dinaanan naming lubog na sa baha. Wala kang makita kundi tubig. May mga mabubuting tao na nagpasakay sa amin ng kasama ko sa kanilang bangka. Sa aming paglalakbay, bagamat lugob ako at ang aking mga kasama ng takot, ay hindi ako matigil sa pagdarasal at nanlulumo sa kalagayan ng aking mga kababayan. Ang dami mga sasakyan na stranded at nalubog na sa baha. Mga hayop tulad ng mga kalabaw na kung makakapagsalita lamang sila ay mararamdaman mong kailangan nila ng tulong. Nakakadurog ng puso yung makikita mong bubong na lang ng bahay ang nakikita mo sa mga kabahayan. Naisip ko, paano pa sila babangon muli? Sa aming paglalakbay ay inabot na kami ng gabi sa isang bayan dahil hindi possible ang ilang daanan pa uwi sa amin sa Gataran. Pinatuloy kami ng munisipyo ng Amulong upang doon namin palipasin ang magdamag. Madaling araw pa lamang ay gustong-gusto ko nang makauwi. Magkahalong puyat, gutom, pagod at takot ang aking nararamdaman ng mga oras na yon. Kinausap ko ng aking mga kasama na magbangka na kami ulit para makauwi na kami sa aming pamilya. Ang sabi nila ay delikado ang gagawin namin. Pero pinalakas ko ang loob ko dahil alam kong hindi ako pababayaan ng Panginoon. Nakakaawa ang sitwasyon na aking mga nasaksihan. Nakakadurog ng puso pero ipinaalala muli ni Lord sa akin ang kanyang covenant kay Noah. Matagal ang biyahe namin at hindi ko na rin alam kung nasaan kami dahil puro tubig ang aking nakikita. Wala nang malalawak na pananim. Submerged na talaga ang mga maliliit na bahay. Nakakaawa ang aking mga nasaksihan. May dalawang lugar pa kaming dinaanan na lubog pa rin sa baha hanggang nakarating na rin kami sa aming lugar. Finally, sobrang saya ko nung nakita ko ang isang rainbow na nagpapaalala sa akin muli sa covenant ni Lord kay Noah. Ang galing kasi alam kong sa pamamagitan nito ay unti-unti nanguhupa ang baha.
Ang dami kong experience sa nangyaring ito. Ang daming gastos, pagod, at gutom sa daan. Pero salamat sa Diyos at ginabayan kami na makauwi sa aming pamilya. Ngayon, makakatulog na ako ng maayos. Makakakain na ng sapat. Pero ang mas hinihiling ko ay makakabangon muli ang mga nabaha at nawalan ng mga ari-arian, maging nawalan din ng mahal sa buhay. At lalong-lalo na, na huwag silang mawalan ng pag-asa dahil mabuti ang Diyos. Siya ang tutulong para makabangon muli ang Cagayan Valley.